nabago sa Olongapo ang mga Amerikano. Noong dekada 60, nagkalat ang mga ito sa siyudad. Subalit, hindi hinayaan ng isang Pinoy na mamayani ang mga banyaga rito. Kapag nabanggit ang bayan ng Olongapo, mga base ng Amerikano at nightclub sa ang naiiwang imahe nito. Sa sentro ng siyudad, makikita ang rebulto ng ulo ng apo. Ayon sa kasaysayan, ninais ni Apo na pag-isahin ang iba't ibang tribo sa lugar. Kinontra ito ng iba pang mga lider hanggang natagpuan na lamang ang pugot na ulo ng Apo. Dahil sa kabayanihan ito, hinango ang pangalang Olongapo. Noong dekada 60, isang makabagong lider ang iginalang at hinangaan ng mamamayan ng Olongapo. Tulad ni Apo, ninais niya na magkaisa ang mga taga-Olongapo. Ngunit ilang tuwaling opisyal ang nakabangga niya. At tulad ni Apo, kinitiro doon ang kanyang buhay. Siya ang itinurong na ama ng Olongapo. Ang Olongapong kinagisnaan ni James Gordon ay hindi katulad ng ibang komunidad sa Pilipinas. Bagamat pinagkalooban na ng kalayaan ng mga Amerikano ang bansa na malaging sakop ng pamahalang Amerikano ang Olongapo bilang U.S. Naval Reservation. Nang ipasya ng kanyang pamilya na magbalik sa Amerika, minabuti ni Gordon na maiwan sa Olongapo ang bayang kanyang kinalakhan. Katunayan ay mas pinili niyang maging mamamayang Pilipino kaysa maging American citizen. Ang desisyong udyok ng marudob niyang pagmamahal sa bansang kanyang sinilangan. Nabihag din ang puso ni Gordon ng dalagang taga-Subic na siyang kanyang napangasawa, si Amelia Wico. Nagkaroon sila ng limang anak, kabilang dito si Richard Dick Gordon. Si James ay naging miyembro ng council sa ilalim ng U.S. Navy. Dito niya nilabanan ang anumang uri ng pang-aabuso ng mga sundalong Amerikano na mga taga-Olongapo. Si Gordon ang nanguna sa tagumpay ng Olongapo nang ibalik ang pamumuno dito sa mga Pilipino noong 1959. Kaagad kinunta ni Mayor James Gordon ang mga corrupt na opisyal. Noong 1963, inihalal si Gordon bilang unang mayor ng Olongapo. Sa kanyang pamumuno, mahigpit niyang nilabanan ang illegal logging, prostitution at corruption. Kailang ulit nang pinagtangkaan ang buhay ni James Gordon. Noong una, mayroong tumawag sa kanilang bahay na may sunog sa palengke. Ngayon, pumunta siya. O di walang sunog, di umuwi na, no? Ngayon, pagdating doon sa kurbada sa kanila, hinagi siya ng granada. Sa dalawang insidente, parang mga takas na bilanggo at mga gang members ang mga suspect. Naniniwala ang pamilya Gordon na mga hard killers ito ng kanilang mga kalaban sa politika. Imbes na panginaan ng loob ay lalo pang nag-ibayo ang kanyang paninintigan na wastuin ang mga mali sa lipunan. Nagtagumpay din si Gordon na mabawi ang milyong pisong planta ng kuryenteng pag-aari ng Olongapo na pinaupa sa mababang halaga ng nagdaang administrasyon. Nilinis din niya ang pamahalaang lokal sa pamagitan ng pagpapatalsik sa mga tiwaling kawani. Noong Hunyo taong 1966 ay naging isang ganap na lungsod ang Olongapo sa bisa ng Republic Act 4645. Tumas lang si Mayor James Gordon. Namatay siya mula sa tama ng bala sa ulo. Kaagad din nahuli ang hitman, si Manito Alincastre, isang ex-convict. Nahuli din ang mga kasabwat na sina Pablo Salcedo at ang matamang Mamarto at Rogelio Lorenzo. Si Mamarto ay pinatalsik ni Gordon bilang hepe ng pulisya. Ang sinasabing nagplano sa pagpaslang. Naniniwala ang mga investigador na iisang grupo ang may pakana sa lahat ng ito.
Hindi nagtagal ay napatay din si Alincastre dahil umano sa isang riot sa Minting Lupa. Naniniwala ang mga naunawa ni James na sadyang ipinapatay ito upang hindi na magsalita pa. Saklot ng pigati, nasaklaw ng dilim ang bagong umaga. Isang mapait na yugto sa kasaysayan ng isang bayan, ang tanging nasa ay bumuo ng matibay na pundasyon para sa kinabukasan. Nanalaytay sa bawat Pilipinong taga Olongapo na buo ang loob sa harap ng pagsubok. Taas ang noo sa gitna ng krisis. Determinado sa kabila ng balakid. Handa sa nagbabagong panahon.